Morning ko. Ganda ng sunrise, oh. Sikat na ng araw. So papakita ko lang ulit kasi meron tayong ano, bagong followers at subscribers sa ating YouTube channel na gusto makita yung ano, area ng aking greenhouse. So yan po, open na open. Tayo. Yan, yan yung ano, sunrise. Center na center yan yung sunpat dito. Sunrise to sunset yan dito. Hanggang sunset. Hanggang 4 o'clock babad to sa ano, initan. Walang kakahoy-kahoy. Merong kahoy, maliliit pa yan. Yan. Kasi nagtataka siya, bakit daw hindi ako naglalagay ng shade net, misting, electric fan, ng kung ano-anong pang tulong natin sa ano, pag-control ng sobrang init sa loob ng aking greenhouse. So yan po, inuulit ko, lagi po akong nakamonitor sa ano, mga tanim. Kasi hindi po ako magamit ng ano, hygrometer. So tinitingnan ko lang yung ano, dahon ng mga litos ko. Yan, check natin sa loob. So kaya naman nila, hindi naman sila nalalanta sa sobrang init. So greenhouse ko walang shade net yan, oh. Open na open yan, oh. Yan, walang misting. Walang electric fan. So ginagawa ko nga dito, pagkasuko, 2 days after sowing, direct sunlight na at full strength na rin. At doon ko nilalagay sa ano, ayun yung table ko na seedling area. Yan, babad na yan sila, oh. So pag nagtransplant ako, minsan 6 days to 15 days yan lagi. Pag hindi busy, napapaaga yung transfer or transplant. Yan. After transplant, direct na sa ano, tulad nito, meron akong nakaraang vlog na ano, nag-transfer ako nito. Nag-transplant ako nito na ano. Direkta na lahat yan ano, sa system. So yung ano, ito yung estrosa natin na for harvest. Yan, 43 days after sowing. So lagi pong bilang ko sa ano, days after sowing po, kasi anytime nag-transplant po ako ng ano, kahit na 6 days nag-transplant na ako, para hindi ako malito. Doon ako magbibilang sa days after sowing. So ito yung lalik. Lalik natin, no. Mabigat din pala ang lalik. Mas mabigat yung lalik kaysa estrosa. Yan. Yung for harvest natin. At ang susunod na harvest, itong ano, Italian crystallitus. Ano na to, nasa 98 heads ito. Tapos Italian crystallitus at ito ay estrosa. Ang susunod ay junction, itong nasa vertical natin, junction. Ito ngayon ay 19 days after sowing. Yan, dahil na-transplant ko to ng 12 days after sowing pa lang. So, yan. So mamaya magsusow ako ng ano, para dito pag na-harvest to. So tayo mamaya, yun ang pamalit natin. So dito nagsisidling, ito yung seedling area ko, table, wala pang tanim. So yan po, lalik at estrosa. Mamaya magpapak ako ng ano, 5 kilos na ano, order. Yung 5 kilos na yon with roots yun. So sa isang kilo ay 6 na ano, 6 na puno or 6 heads. So 5 kilos at saka merong 3 packs na ano, order. Papak ako ngayon. Yan. So yan po, ang update ng aking greenhouse. So nasa ano po ako, nasa highland. So sa ano, sa mga nag hydroponics na lowland, so be sure po na ano, na meron kayong misting, kasi sobrang init po sa lowland ngayon. Yan. Misting at saka ano, shade net. So bala ko rin ano, maglagay ng shade net kasi merong ano, merong napapabalita na ano, baka matutuloy yung El Nino. So wag naman sana. Pero hindi natin makakontrol yung ano, nature at climate change.
So kailangan meron tayong pang ano, handa na pang control natin sa sobrang init. So lagi po akong ano, naka-monitor dito sa ano. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko na kailangan ano. Hindi natin alam, baka bigla na lang ano na manghina yung litos natin. Hindi na nila kaya yung init. So maglalagay tayo. Meron akong ano, naka-ready na yung pang DIY ko na ano, pang kabit ng shade net. So ang kulang na lang ay shade net at budget. So yan po. Eh pag ano, pag kailangan na talaga na maglagay ng shade net, eh lalagyan natin. So sa ngayon, kaya pa naman ang anong ating litos kahit na ano, yung bagong transplant yan oh. Yan. After transplant nito, nilagay ko na diyan sana. 9 days after sowing to na transplant at direkta na dito sa ano, sa system. So gamit ko ay Duracon downspout at 5 ounce na plastic cups. So tingnan natin tong ano, ugat nito. Itong junction natin. Yan, lumusot na yung ugat. So kung sobrang init niyan, wala kang makikita ang ugat niyan. Lanta lahat ng ugat niyan. Check natin yung ano, estrosa. Check natin yung estrosa. Ugat ng estrosa natin, no. Oh. Yan. Hindi mo mahugot kasi nagpang-abot na yung ugat nito at saka dito. Sa katabi niya. So, meron ding nagtatanong kung hindi ba umabot yung ano, yung dahon ng lito sa baba dito sa downspout. So, hindi po. Ang distansya nito ay 12 inches. At kung sumobra naman, kung umabot man siya dito, ibig sabihin yan, ligi na po yung ano, litos natin. So yan po, level niyan. So, walang kaligi-ligi yan. Hinding-hindi magliligi yan. Kahit na panay kulimlim dito, yung estrosa, hinding-hindi yan magliligi dito sa ano, greenhouse ko. Yan o. 12 inches yung ano, pagitan. Tingnan nyo. Yan. Hindi yan aabot dito sa ano, sa itaas. Kung aabot man yan, ibig sabihin ligi na yung litos ko. So yan po. Yan lang yan o. Isang dangkal. Yan natin yung ano, lalik. Itong lalik at saka estrosa, magkasabay lang to. Ano lang to, yung free seeds to galing kay Cedric D. Thomas. Yan, magkasabay yan sila, parehong 43 days after sowing. Yan. Lalik. At ito ay ano, reserve na to. At dito naman ako pag nagdagdag ako ng tubig dito, tinitimpla ko dito. 230 liters yan. Every 3 days ako magano dadagdag. Kahapon nagdagdag ako ng tubig. At tara, prepare muna ako kasi magpapack ako ng ano, order ngayon. Yan, estrosa. So yan po mga kabukid, ingat and God bless, bye bye.